inom tayo. Best friend na pinsan. Usap tayo about babae, tul. Baka makarama ka niyan, tul. Ikaw yung taga-ana, ba? Kaninong kwento to kay Totsky? Oo. Dilarga. Ano pa naman yan? Nahirapan pa naman akong mag-ano. Nahirapan akong mag-ano, magpitagpi-tagpi. Kasi kagabi kasi nangarag ako kagabi eh. So, parang hindi ko siya ma-absorb yung ano yung kwento ni Totsky. Tapos communicate ko pa si Totsky, no? Mga Totsky! Anong tawag dito? Yung hostesya ng storya mo, hindi kita maintindihan dun sa pagtagpi-tagpi ko. Nahirapan ako. Magandang araw. Kahirapan ang nagudyo kay Totsky na sa edad na 16 upang pasukin ang pamamastol ng mga hayop tulad ng baka, kabayo, kalabaw sa lugar ng Carmen, Cagayan de Oro City. Sakuha ng CCTV sa barangay habang nagpapastol siya ng mga hayop. May isang babaeng umaaligid sa kanya. Hindi ito white lady. Siya ay si alias Tata. Ang babaeng may lihim na gusto kay alias Totsky. Na love at first sight dahil sa angking malakagubatang kagwapuhan ni Totsky na parang si Tarzan lang. Matipuno, puno ng balahibo, in short, balbon, hindi chongo, itong si Totsky. Malanaks pa ang kanyang smile. Merienda doon, merienda dito, ang pinapamalas ni Tata kay Totsky hanggang sa... Magharutan tayo. Ski, tas off mic. Ay, i-off mic din na ha. Kasi... Dalhan mo ko ng pagkain. Hey! What? Ay, ako tong kalabaw na to talaga. Hey! Totsky! Oh. Oh. May dala akong pagkain sa'yo. Ikaw pala yan, Tata. Kumusta ka na? Okay naman. Ang haba naman ng palda mo. Siyempre, para hindi ako lamukin. Eh, paano pag ako ang lalamok sa'yo? Ikaw talaga. Mamaya may makarinig sa atin dito. Ano namang tao dito? Eh, yung mga alagang hayop ko lang naman nandito. Tikpan mo muna itong dala ko. Eh, nga. Ako nagluto yan. Ano ba to? Sarap ah. Hulaan mo kung ano yan. Ginataan bilo-bilo? Oo. Malakit-lakit tulad ng pagtingin ko sa'yo. Ano? Ikaw talaga, Tata, mukhang tuksuhin na. Bakit? Salamat pala dun sa binigay mong dalawang pantalon, ha? Saktong-sakto sa akin. Oo naman. Pati yung t-shirt,
Gustong gusto ko yung kulay. Buti naman ang nagustuhan mo. Tsaka, yung t-shirt kasi tatlo. Yung isa kasi, inarbor ng pinsan ko eh. Si Jeric, okay lang ba? Okay lang. Medyo mas, masikip yun eh. Papalitan ko na lang. Ikaw talaga. Alam mo, masaya ako na napapasaya kita, Totski. Talaga, tata? Mm-mm. Mahal na mahal kita. Sige, I love you too. Bayan, parang napilitan ka naman. Mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Pag hindi tayo magkatuloy, magmamadre ako. Mahal kita. Pag hindi tayo magkatuloyan, magmamadre talaga ako. Ano ko ba? Magalala, magmamadre, ano ko ba? Magkakatuloyan tayo. Talaga? Ang ako? Ang ako. Chismosa. Off mic tayo, off mic. Ay, chismosa na muna. Karapit talaga ang nakita ko. Ay, happy, ha? Par- ano ba yung babae na yan, Miss Tata? Siya po talagang nanguna. Pinupunta pa si Totski. Hindi lang yan. Nasagap ng aking CCTV kagabi. Oh. Na ano pala, hindi lang pala siya pumupunta kay Totski. Ano pa? Nakikitotski din pala. Hoy! Shmiwa! Grabe talaga yung tata na yan. Conservative-conservative-an. Pahaba-haba yung... Mm. Yung... Ano niya, yung palta, pero... Mm. Wala parang pang loob! Hoy! As in, wala talaga siyang panty. Hoy! Takot! Kasi pag nag-ano siya, pag naglalabas siya, wala siyang sinasampay na panty. Tumahimik ka! Oh my, nandito na siya. Huwag ka pinitulitingin sila dito. Grabe, hindi mo na sila nahiya sa mga hayop. Hayop talaga. Totski, sana all kami rin. Gusto kong makita kung ano, kung jutes ba, socks ba, o ducks yung kay Totski. Yung hayop niya, nangangagat din kaya yun. Narisyo na tayo, diba? Yeah. Dahil sa pangyayaring iyon, tumagal ng isang linggo lamang ang kanilang pagmamahalan. At lahat ng mga pantalon ay nagawa na itong may bigay kay Totski. Dahil gusto kasi ni Tata na si Totski lamang ang lalaking pakakasalan niya. Kaya tinodo na niya ang pagbibigay dito. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, nang inuutusan lamang si Totski ng kanyang lolo at lola na pumasok sa relasyon para dumami ang kanyang mga pantalon at iba pang mga gamit dahil salat sila sa buhay probinsya. At isa nga sa nabiktima ni Totski ay itong si Tata. Makalipas ang ilang araw, habang nasa palengke. Ibahin mo yung boses mo, ayan. Okay. Sukal, no? Sabay-tagaw. Pinsan. Pinsan? Suyo naman, no? Si Lolo kasi nag-request ng kanyang... Ano ba yung di-describe mo sa akin? Hindi naman ako... Yung tabako niya. Trisbee? Oo, yung Trisbee niya. Sus,
Sige na, pabili na dun. Ako talagang uutusan eh. Baka mapagkamalan pa akong gagamit ng 3B, ha? Hindi kasi, minsan makita mo yung babae niyan. Si Madel, crush na crush ko yan. Chick boy mo talaga, insan. Ano ka ba? Inutusan na naman ako ni Lolo at Lola na manligaw para sus! Bumahin yung gamit ko. Sus! Sige na, bumili ano na gaya, dun. Gaya-gaya talaga to. Sige na. Sige, sandali lang. Pabili po. Ano yun? Hi, Madel. Oh, Totski. Dito ka pala. Pabili ako ng asukal. Yung singtamis ng ngiti mo. Ako pa talaga, ha? Ako, ha? Ikaw, ha? Pabili yung boses niya. Parang parot. May sinasabi ka? Ay, wala. Sinasabi ko, crush na crush kita, eh. Ay, este. Talaga? Bakit? Crush mo rin ba ako? Pag-iisip ako muna. O, eto na yung asukal mo. Bakit puti ito? Brown sugar yung gusto ko eh. Hindi mo naman sinabi na mas kubado pala gusto mo? Eh, nagsandok ka na dyan eh. Lilinawin mo kasi. Pwede ba tayo magkita mo ngayong gabi? Doon sa may ano? Doon sa may... Pugon. Kasi, magbabantay ako ng mga kambing ko dun eh. Ganon, pagbabantayin mo na ako ng mga kambing mo. Hindi. Makikipag-usap lang ako sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Anong sa atin? Wala namang tayo. Oh, para magkaroon ng tayo. Tsaka, magdala ka na rin ng regalo mo sa amin, ha? Sige. Pupunta ako doon. Totski. Totoo ba yan? Seryoso ka ba sa akin? Kasi aasa na ako, ha? Oo, umasa ka na dahil seryoso ako sa'yo. Okay, sure. Nice one. Nice. Yung boses mo na iba, parang lady mo lang ito. Totski, ano ba ito? Ito na yung gusto mo, pantalon. Dalawa yan, ha? Okay, go. Pasensya na, nalito ako sa iyo eh, at saka sa kambing. Totski! Ano yan dala mo? Ito na yung regalo ko sa'yo, Pantalon? Yan yung request mo eh, sabi mo eh. Dalawa? Ako salamat talaga, Madel ha? Oo, dalawa pa lang. Pagmahal na mahal na kita, tatlo na yan. Yan talagang gusto ko sa'yo eh. Kaya, hindi, mahal na kita eh. Sa... Kaya nga, mahal pa lang. Pag mahal na eh, tatlo na yan. Ganito talaga naman pa ito. Sige, ganito na lang. Para makabawi naman ako sa'yo. Ano ba, tayo na ba? Sabi mo eh, tayo na eh. Okay, di tayo na eh. Baka bawiin mo itong mga binigay mo sa akin. Hindi, di ko babawiin yan. Dadagdagan ko pa. Ayan, yan ang gusto ko. Babawi. Ano ba? Nakikiliti ako. Sandali. Ano ba? Baka mamaya makita tayo dito. Walang tao. Halika na kita, ha? Dyan. Ano ba? Ito ba tayo react mo, ano? Ito ay kikisa kita, ha? Dito nga tayo sa kabila, kasi gugulo yung kambing eh. Ganun ba? Okay. Dito sa kabila. Dito. Natutusok yung alik ko, natutusok ako. Alika. Pasensya ka na. Ano ba yan? Ang panghi dito. Pwede bang doon na lang tayo sa ibang lugar, huwag na dito? Dito na tayo eh, hindi na ako makapaghintay. Sige na. Adikan. Mars, grabe talaga Mars. Grabe. Nakakita talaga ako ng bakbakan sa ano ko gabi sa pugon. Ah, sa
aside sa pugon, may mga hayop pa. Kahit kambing, hindi talaga pinatawad ng dalawa. Grabe to si Totski, iba ibang babae, ha? Naman, at saka napaparegalo ng mga pantalon. Yung nga, eh. Ano ba yan? Naguhubad na ba yan siya? Ewan ko sa kanya, parang dapat nirelasyon na lang niya yung mga pantalon. Kawawa, yung babae, nakita ko yun eh, tindera yun sa palengke. Eh wala naman kasi, oo nga, kilala ko yan. Pumatol siya sa tindera. Ano pangalan mo? Madel. Ah, Madel, oo. Tindera ng asukal yun. Kita mo naman sira yung ipin kasi kakangat ka ng asukal. Diba, Nakain niya yung asukal ng tinitinda niya, kaya sira yung ipin ng babaeng yun. Si Totski naman, mapagpatol din, Diyos ko. Eh, basta may pantaloan, ganyan talaga yung Totski, di yan? Offer na lang kaya natin siya. Ayoko! Kasi feeling ko si Totski, Jutes. Offer na lang kaya natin siya ng Jutes na pantalon. Ayoko sa kanya, hindi ko siya type. Tara na, maghanap pa tayo ng iba, chismis. Tapos, eto na yung lulot, Lola. Hi, Lola. Bakit wag mong saktan yung mga babae? Sinasaktan nyo. Ganun, parang pag-aralan nyo ako. Diretso tayo sa scene. Sino tayo? Kumakain tayo. Okay, go. Apo, diba sinabi ko sa iyo na wala naman kami sinabi ng lola mo na saktan mo yung mga babae. Sabi lang namin na makipagrelasyon ka, pero kailangan mo lang ang mga regalo para magkaroon ka ng maraming pantalon. Oo nga, at pati kami din eh, mabiyayaan ang pantalon. Alam mo namang wala tayong pambili ng pantalon, di ba? Eh, hirap yung mga... Lolo, Lola, kayo naman ang may gusto nito, di ba? Alam ko. Kayo naman ang may sabi sa akin na makipagrelasyon ako para magkaroon ako ng mga magagandang gamit. Totoo din naman sinabi niyo kasi wala naman tayong pambili. Hindi naman tayong mayaman. Kita niyo yung mga kababata ko. Pag umalis sila dito sa ating lugar, pagbalik nila, may mga gandang gamit na sila, may bagong pantalon, bagong sapatos, bagong damit. Eh ako! Apo... Amoy kabayo, amoy kalabaw! Magpakahinahon ka po. Kasi hindi naman namin sinasabi na saktan mo yung mga babae. Ang sabi namin na tanggapin mo lang kung ano yung mga dapat nilang ibigay. Oo, at saka para sa iyo din naman yan, apo. Huwag mo naman kaming sisihin, aba. Eh bakit parang ako po ang sinisisi nyo? Eh kayo naman po ang nagsabi sa akin yan. At ngayon, nag-aalala kayo sa sasabihin ng mga kapitbahay natin, chismosa. Ewan ko sa inyo. Nawalan ako ng ganang kumain. Apo. Apo! Kasi! Kasi! Bumalik ka! Hayaan mo na. Tapos, narration. Ito na yung ano, muling ibalik, no? Ay, nag-inom-inom na lang tayo, Pops. Yeah. Okay. Inom-inom tayo. Para ako kasi ng problema ka eh. Insan, yan na naman tayo eh. Paulit-ulit na lang tayo kasi eh. Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Akala ko ba, pinsan kita. Akala ko ba, ikaw yung best friend kong pinsan? Ba't hindi ka nakikinig sa akin? Hindi ko kasi alam, pinsan, bakit nagagalit si Lolo't Lola sa akin? Alam mo naman yung mga matatanda na yan eh. Oo, dadalaw mo namang, sabra, gitungap naman mo. Ay, kasing na naman tayo nito, oh. Oh, may isa pa naman eh, oh. Minsan, nakadami na tayo. Oh, tagay, gusto mo. Lama na yan. Hey, ubusin natin to. Naiinis ako eh. Ano pa? Naiinis ako sa'yo. Eh. Pwede ba umayos ka na, pinsan? Kasi, alam mo, hindi ba hindi maganda na yung ginagawa mo. Sige na lang tayo tagay. Sila naman may gusto nito eh! Alam ko, pero anong magagawa natin? Di ba? Saka alam mo, eho ko ba? Pagay na lang tayo siya, di ko na alam eh. Hmm. Oh.
na? Oh, sa pangalan na? Yung unang girlfriend niya? Oh, yung ex. Oh, yung ex. Yung tindera. Yung tindera, yung tindera. Yung parang ano, eh. Okay, maganda yun, maganda yun. Tapos, biniperahan mo na ako noon. Bili mo naman ako ng ganito, ganyan, ganyan. Galit na ako. Dahil sa kanyang pagtatampo sa kanyang granny and grappy, natutong magbisyo itong si Totski. Natuto siyang uminom, manigarilyo, at higit sa lahat, natuto siyang mampapae. Sa tala ng kanyang bilang ay umabot na sa 24 na babae ang kanyang na-jowa, at meron na siyang 51 piraso ng pantanong mula sa mga babaeng ito. Merong brand new. Meron din mula sa ukay-ukay. Hanggang isang araw, tumating ang kinakatatakutan niya. Nagkita silang muli ng kanyang ex na si Madel. At nagkabalikan. Totski, bilhin mo ako ng ganito. Ganyan, ganyan. Ganyan. Totski, bilhin mo naman ako nito. Uso to. Ganda-ganda nito sa akin. Ako. Alam mo, ngayon nga lang ako napasyal dito sa malamig na lugar na to. Tapos ubusin mo po yung pera ko. Hindi ko naman inuubos. Naglalambing lang naman ako sa'yo. Eh, Madel, wala na akong pera eh. Tsaka... Sige na, isa lang eh. Tapos kita bigyan ng mga pantalon dyan. Anong isa lang? Wala na nga akong pera eh. Ikaw nga nag-ubos eh. Papadala ko pa sa lolo't lola ko yun kahit... Kahit may tampo ko doon, pinapadala ko pa yun. Eh, wala na akong ipapadala. Kinuha mo na lahat. Ay, nako. Ano? Gamitin na lang natin yung papapadala mo. Bili mo na ako. Dali na. Ayun na nga eh. Ubus na nga eh. Yun ang binigay ko sa'yo. Yun na yun. Yun na yun? Ano ba naman yan? O, anong ibig mo sabihin? Ay. Alam mo? O? Tigil na natin to. Madel, bakit? Bakit mo nasabi yan? Kasi nararamdaman ko, puro ako na lang ng ako eh. Pag ako naman yung nagre-request sa'yo, di mo binibigay. Madel, lahat naman ang binig... Kailan ka ba nagbigay sa akin? Ang huli mong binigay sa akin, yung pantalon doon sa pugon. Ayoko na. Ayoko na, Totski. Tigil na natin to. Sandali. Ayoko na. Uy! Bala ka dyan. Ma... Salam eh. Ma... Uy, Madel! Ano bang nangyari doon? Ba't nagalit? Uy! Madel! Ito na yung last scene, ha? Sa Tagaytay. Sa Tagaytay. Dahil sa pangyayaring iyon, halos nawasak ang lahat ng pinaghirapan ni Totski. Dahil sa pagkalulong niya, hindi sa droga, kundi sa babae. Na-addict siya sa babae. Naubos ang kanyang mga ipon sa kanyang mga sideline. Nagpaalam siya sa kanyang lolo at lola. Pumunta siya ng Maynila at napadpad sa may Tagaytay.
nakita niya ang simbahan. At doon na, nagdasal si Totsuki. Magandang araw po, sister. Oy, ano yun? Tata? Totsuki? Ikaw ba yan? Naging madre ka na? Oo. Anong, paano nangyari? Kumusta ka na? Ang tagal na natin hindi nagkita. Nating maghiwalay noon, napag-desisyonan ko na pumasok sa kumbento. Di ba? Ganun ba? Yun yung pagkakasabi ko sa'yo. Talagang tinutuo mo? Oo naman. Totsuki. Alam mo, tata, hindi ako makapaniwala pero baka tinadhana talaga tayong dalawa. Kasi nakita tayo ulit eh. Totsuki, sobrang ginamdam ko kasi yung paghihiwalay natin. Hinanap ko yung sarili ko. Anong ibig mo sabihin? At dito ko nahanap yung purpose ko. Sa pagmamadre. Ganun ba? Natatandaan mo pa ba yung sinumpaan natin? Baka naman pwede kang lumabas dyan at magkabalikan tayo. Andito na ako. Huwag kabalikan tayo. Huwag ka namang madre. Lumabas ka na dyan sa kumbento. Paano kung hindi na pwede? Sige. Hindi ka papayag. Magpapari na rin ako. Nice one. Galing. Galing ng mga artista, ha? Mahal ang bayad nun. Iba-iba ang karakter ng mga artista. Si ano ba, Mark? Si Manny Magnet ba? Sige, tawa. Si Manny Magnet, sige, tawa. May papadala na yung emoticon. Pare kasi yung tignan mo, ang mga writers kasi, may mga iba-ibang creative, ano yan, way, di ba? Si Ira, iba din yung style niya pag magsulat siya. Iba rin ako, iba rin yung... Oo, kasi lumalabas yung pagiging fan ko eh. Tignan mo yung kwento mo, basta pag Thursday, kakaiba na yung kwento natin. Ganun yung maganda dun. Yung ano ba, yung nagsusulat, yung kasi wala kasi akong skill sa writing. So ngayon, ang lumalabas talaga... Parang lumabas na, ayun. Lumabas sa writing ko. Pag, ano, kasi nga yun eh, kasi para ano, iba-ibang flavor. Oo nga, kaya nga. So yung, ano, yung characterization ng transformation. Pag gumagawa ka kasi ng script, nahahasa yung utak mo eh. Hindi yan stagnant, di ba? Kumbaga nag-iisip ka. Pag, ang iniisip mo kasi, maganda yung iniisip mo kasi nag-i-scripting. Hindi yung problema yung iniisip mo. Na, paano ba ko, paano na to, problema na naman, bakit tinopin yung card ko, yung mga ganyan iniisip mo. Kasi hindi kaya nga hindi ko matuloy-tuloy. Kagabi na, huwi ako dito, alas 8 na. Dito ka lang ba? Dito kagabi, nag-abot kami na yung Bukol kagabi. Sabi ko, ano, hindi ko ma-absorb yung ano, ang utak ko na sa card. Hindi ko masulat-sulat yung
karugtong. Tinawagan ko si Totski. Tawa ko sa boses niya kasi kang boses niya si ano. Si ano, dede, kakausapin ko mamaya. Si ano ba si... si Manny Paglet sabi niya. Punta daw siya mamaya sa ano, monastery daw. Loka-loka. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Welcome back, kasama ang inyong Riding in Trident! Ako si Mama Ai. Ako naman si Papa Churl. Ako si Idol the Call, hashtag iChorGall. Gusto kong marinig ulit ang boses ni Madel. Kumusta ka, Madel? Bumati ka ng magandang umaga, Madel? Madel? Magandang umaga sa inyo. Hello, Mayor. Kumusta na, Mayor? Mayor Joy, ikaw ba yan? Alam nyo, dapat inuuna muna sa loob. Diyos ko, anyway, dami nakarelate. Eh, belated happy birthday kay Paring Tansyong. Kay Kuya Jerry, George Simeon, dyan nakikinig sila ngayon. Salamat sa inyong pakikinig. And sa mga nakarelate, no, Joshua Rigato, kakaibang Joshua, Angelica, thank you so much. Ito ngayon ang tanong ko lang, no, mga, kasi ang daming hindi bumitiyo sa ating Facebook Live, pati sila mga radio sets, thank you po, nakatutok pa rin sa 93.9 IFM Manila. Ito mga partners, tanong ko lang, masama ba palagi humihingi ng regalo sa jowa mo? Ginagawa na lang, ano? Ginagawa ka na lang gatasan? Mafe-feel mo naman yun eh. Mafe-feel mo naman kung yun na lang yung habol sa'yo, diba? Paano mo na-feel? Paano mo na-feel? Bakit? Naramdaman mo ba yan? Madel, paano mo masabi, Madel? Sige nga. Mararamdaman mo lang naman yun.
Ilang kaso na kapag, po ba sa QC? kapag dumadami ang mga hinihingi niya sa iyo, ganoon. So, yung parang hingi na lang ng hingi, tapos pag hindi mo na napagbigyan, nagtatampo na. Ayan. Tapos yung anti-kibot, parang pag hindi mo na napagbigyan, parang ang sama-sama mong tao. Ayan. Yun agad ang natatandaan niya, hindi yung mga panahon na lagi kang nagbibigay. So, ikaw ba pag inihingan ka ng regalo, partner, mama ay, ano bang impact sa'yo? Gusto mo ba ikaw yung hinihingan o ikaw nang bibigay kusa? Give and take, syempre. Parang, kailangan hindi lang ako ng ako. Uh-huh. Pag nagbigay ka ng regalo, tatanong ka ba na, pero kasi, anong gusto mo? O isusurprise mo siya? Nangyari sa akin yun, nung tinatanong ko kung anong gusto. Kaso nung sinabi yung gusto, tapos nakita ko, nasa 20,000. Anong reaction ni Madel? Siyempre, wala na akong choice eh. Tinanong ko pa siya, di ba, kung di yun yung bibiling ko. Hindi, gusto ko yung boses Madel. Kung anong reaction yung boses Madel. Nung nakita mo, ito yung price. Ano nakita ko, 20,000? Ay, wala na. Boss, ang aking wallet. Ano ka, oy? Ang sarap pala gawin ka relasyon ni Madel, no? Oo. Oh, imaginin mo yan, 20,000 bills. So, nabili mo ba o hindi? Secret! Malay mo, binilan ko rin. Tigta 20,000. Ah, grabe, no? Pero binigyan ka rin ba? May natanggap ka rin ba ng ganung worth na around 20,000? Oh naman! Meron naman! Kaso nakakapulubi yung ganon! Ay, Diyos ko. So, give and take. What about you, Papa Charles? Mas, ako, okay lang ako. Pag binigyan ka, kailangan rin ba na magbigay ka rin in return? Not necessarily naman. So, gusto mo, tatanggap ka lang? Tanggap ako. In reality, tanggap. Mas gusto kasi yung tanggap ng tanggap. Kasi ang expression of love ko kasi, hindi kasi yung ako yung nagbibigay. Tama. Kasi hindi kasi ako, I don't know. Yung personality ko kasi, mas mamahalin kita, pahalagahan kita, dahil binigyan ka. Binigyan mo ako. At saka yung kahit maliit na bagay yan, itatago ko yan, ikikip ko yan. Ganun ako mag-keep ng memories. Pero paano, it doesn't mean... May nahingi sa'yo, nagparegalo din sa'yo. Hindi kasi ako mapagbigay. Ay, hindi naman sa mapagbigay. Ang ibig ko sabihin, hindi ako mapagbigay. Hindi ba ako nagdadamot? It's just that, yung expression of love ko kasi hindi ganun. Kundi, so it's better to receive than to give. Sa tao kasi yun, nagigets ko yung sinasabi ni Papa Charles sa love language. Kasi may mga tao na pag mahal ka nila, maregalo sila. Actually, gusto nilang nakaka-receive ng regalo kasi doon nila na-feel na kaya nga, love mo sila. Kay Papa Charles, gusto niya nakaka-receive siya. Hindi, iba siguro ang kanya. Gusto niya siguro yung tinatouch siya. Kung kamama ay ganyan, kay, hindi lang ganyan ang nangyayari. Ano pa? Gusto niyo talaga malaman, ha? Iba-ibang love languages. Ano pa sa tingin niyo? Ako si Totski? Hindi ako mapapantalon, no? Tots by tots. Hindi, ang ibig kong sabihin, sinasa puso ko kasi, yung, halimbawa, kung bibigyan man ako ng minamahal ko, isa sa puso ko yun. Hindi ibig sabihin na pag hindi ako magbibigay in return, madamot na ako. Hindi ganun ni. Eh. Well, ito yung na-observe ko nga kasi kay Papa Charles, mahilig siya sa cap, mahilig siya sa shoes. Ang dami na kahilera, puros mga caps, puros mga shoes. Sabi niya, ito bigay niya ito, ito bigay ni ganyan, ito bigay. So nakikita ko naman na tinitreasure mo yung mga binibigay sa'yo. Kasi nga sabi mo, that's your language of love. Tama. Na ikikip ko, pag may nagbigay sa akin, hindi ko rin to pwedeng ibigay kasi nagbigay ito sa akin. Ganun ka ba? Tama. Kasi nung pumunta yan si Idol Dagul sa bahay, Mama Ay, sinasaitan yung aking collection. Sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi ikaw daw ang nagbigay. Kung halimbawa ikaw yung nagbigay sa akin ng item na yan, tapos ipamimigay ko din, anong mararamdaman na nagbigay? Diba? Ganun ako. Madamot ako pagdating sa ganun kasi... Nabigyan niya ako dahil inano ko siya. That's my touch. Mahirap pala sinasama si ano. Pumunta ng bahay yan. Ang dami na sa sightseeing. Oo, naligo lang doon sa bahay. Tapos, tawag nito, ang malinis na ano ko na... Ang tawag niyan? Malinis na... Na-arbol. Ano ba tawag niyan? Yung semento? Dinidungisan? Ah, ganyan na tayo, ah.
Ang ganda ng presentation ko sa'yo. Oo, oh, nagkalat lang. Hindi, totoo. Marami siyang mga gamit na kinikip. Ganun din naman ako, nagkikip din ako ng gamit na, kunyari, ilang years na, buhay pa rin hanggang ngayon. Oo. Oh, kasi, binavalue mo nga. Ako kasi hindi the things yung kinikip ko eh. Ano yung kinikip? Feelings. Ah! Okay, sige, may tanong ako, mama. Kung feelings ang kinikip mo ngayon, sa istorya ng buhay ngayon ni Totsky, ni Madel, at saka ni Tata, kung ikaw tatanungin ko, ano ang mas lamang sa iyo? Yung bukasyon o yung emotion? O yung emotions. Feelings? Feelings. Or kung magpipiliin ka, relasyon o bukasyon? Bukasyon. Ano ba? Nako, ang hirap niyan. No? Ang hirap niyan, lalo pa ang kaagaw mo dyan is ang Panginoon. Diba? Totoo. Kasi baka mamaya, ano eh. Kumbaga pinakasalan na niya eh. Yung bukasyon niya. Kung gano'n naman, kung, at saka kung gano'n yung bukasyon mo, feeling ko naman, doon niya kasi nahanap yung sarili niya. Mm-hmm. Tsaka may quote nga tayo na huwag ka nang babalik doon sa taong sumira sa'yo. Mm-hmm. So ayaw mo na? So hindi na. Ang pipiliin ko, yung bagong ako, pipiliin ko this time yung sarili ko. Pipiliin ko. Wow! May tula. Okay, go. Pipiliin. Pipiliin ko na lang yung buhay na meron ako at the present. Hindi na ako babalik sa past. Mm-hmm. Talaga. So, lesson to be learned din yan somehow sa mga lalaking nangarap kasi na okay makipagbalikan eh, sa ex. Oh, okay ka na eh. Bakit ka pa babalik dun sa dati? Isipin mo na lang, pag binalikan mo yung ex mo na yan, yung mga paulit-ulit na pag pinag-aawayan nyo, yung paulit-ulit na sinasabi niya sa'yo, sinusumbat niya sa'yo, mauulit lang ulit yun eh. Mm-hmm. Sige, basta uobserbahan namin yan. Baka biglang lalabas sa mga idea na, mga story ha. Ba't nagkasama ulit to? Bantay lang ka, mama eh. Pero let's respect Mama Ai's opinion naman, kasi si Mama Ai yun eh. Basta, bantayan natin yung mga story. Ako naman, maiba naman. Ako naman ang magtatanong sa'yo, partner, Ai Balegul. Ano naman ang mapipiliin mo, relasyon o bukasyon? Kung ano yung, yun, parang gano'n, anong present ko? Akala ko ang itatanong mo sa kanya. Relasyon. Akala ko ang itatanong mo sa kanya, kung mamimili ka between relasyon at vocation, bakit hindi ako? Wala nil. Lad-lad. Basta, babantayin niyo yung stories na yan, ha? Yung mga maide-maide niya. Ano ba ito? Yung ano, tinan mo ha, binalik ni Mama Ai yung pang-aasar sa kanya. Di ba? So, hindi naman asar yun, ang tatanong mo. Okay, pang-aasar yun. Sasagutin ko na, for example, naging pari ako, itutuloy ko na, maging pari na ako, kasi nandyan na ako eh. What if hindi ibibigay sa iyo yung bukasyon na yon? Parang pina-try ka lang sa ganung mundo. Okay, pare di pamilya. Pare di pamilya. Ayun na, mga idol, maraming salamat. Ako kasi wala akong pipiliin sa dalawa. Bukasyon, relasyon. No. Maging single na lang ako. Bakit? Single blessedness. Forever na lang ako magiging single. Mag-aantay na lang ako sino yung darating. Ayaw mo pumasok sa bukasyon, maraming mga ano doon. Na? May... Alam mo ba, may chismis ako. May barkada ako dati sa Davao. Gusto talaga niyang panindigan, gusto niyang pumasok sa seminary. Tapos ngayon, sabi ko sa ano bang meron dyan sa seminary? O di, binisita ko. Binisita ko sa anong sitwasyon na sa seminary. Sabi ko, ganito pala kayo dito sa seminary. Parang hindi ba kayo nabuboard dito? Sabi na, hindi naman kasi nagdadasal lang dito. Nagdadasal. Sabi ko, ba't ganun yung ano? Ano ba yung ibang ginagawa niyo dito? Sabi niya, minsan, dol, ano din, tumatapas din kami minsan. Hindi na maiwasan yung ano, pagka-board doon sa loob. Tumatakas, hindi alam ng pari. Ay, tingnan mo, lahat tayo na-quarantine dahil sa sitwasyon ngayon, di ba? Sa pandemic, anong ginagawa ng iba? Tumatakas din.
So isa lang ibig sabihin na, mga idol na nakikinig sa atin ngayon, na nasa sa atin pa rin talaga nakasalala yung decision natin. Yes. Siya, guidance sa buhay natin. Siya yung guidance counselor natin. Mm-hmm. Kaya kung gusto mong umayos buhay mo, isipin mo ng mabuti, isipin mo many times, kung ano ba kasi talaga ang gusto mong gawin, at ano ba kasi talaga ang prioridad mo sa buhay. At dun ka magpag-guide sa kanya. Exacto. Huwag sa maling tao. Huwag kung ano-ano ang pinapasok. Pag-isipang mabuti bago pasukin. At huwag. Huwag mahihiyang magtanong. Anyway, mga idol, maraming salamat na ng tela po. Follow us our Facebook page. Road to 1 million followers and likers na po tayo. Malapit na malapit na malapit na po natin i-celebrate ang 1 million. At malapit na malapit na tayo mag number 3. Dahil number 4 pa rin po tayo. Maraming salamat. Naman. Tayo lang naman ang naging honest, di ba? Let's go. Kaya natin to, mga idol. IFM is the number 4 FM station in Metro Mega Manila. Salamat po dahil yan sa inyo, mga idol. Yes, yes, yes. Malapit na tayo mag number 3. At syempre, malapit na rin ako mag 100,000 sa aking followers. Wow. Facebook, Twitter, Instagram, Bigo Live. Lahat po yun ng mga account na isa-search mo, DJ Papa Churls. Active po yun. Ako lang ang inactive. Hanapin niyo rin po, Idol Dagol. Lahat ng platforms, tsaka YouTube, active, Idol. Active din po yan. Hindi pa ako nag-deactivate. Ikaw, mama, ay nag-deactivate. Ako, i-type nyo lang hashtag I love you sa lahat ng social media platforms. Tapos, at I love you TV sa YouTube channel ko. Huwag mo nang bagitin yung followers mo, ha? Hindi active, deactivated. Mga tao, reactive. Huwag mo nang bagitin yung followers mo, kasi naiiyak. Kasi kada post ko, nagre-react sa mga hugot ko. Salamat, Mayor Madel. Kaya kung gusto nyo. Ang oras natin ay ilibin-ilibin. Dito lang sa Radio 3.9. IFL. Idol! Brought to you by Jolly. 50-day mileage claim is based on quantitative consumer usage tests. Yung, that time check. Di ba pumapasok na yun?